Hello, kamusta po kayo? Magandang araw. Johnny the Bagger uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong comment ni PBBM. Chair, give me this wonderful chance to ask a question to President. Mr. President, I noticed in your speech, you mentioned many times about ASEAN centrality. You review the TAC, which your father signed, that showed the bond of ASEAN. I think the ASEAN centrality is very important, but it's not, we cannot take it for granted. It comes actually comes from the ASEAN way, the three principles. First, mutual respect. Second, consensus building. Third, considerate other parties' comfort level. In my words, to put it simply, we can summarize it as three no's: non-intervention, and non-use of force, and non-happy-hot spots. Only because of these principles strictly followed by ASEAN members and other stakeholders that we have ensured the ASEAN and East Asia at large for a long-lasting peace since the end of the colonial rules in history. So we cherish a lot. I fully agree with you. I support the centrality of ASEAN. And even some professor like Cashel Mark Bonney, he suggests ASEAN is deserved to award a peace, Nobel Peace Prize. I agree with him. Thank you very much. I think your question is, do you agree with me? So President Mark, yes, please. My question is, President, in the eyes of the international community, some of your Philippines' behavior in recent times, it now sounds like you really consider other parties' comfort level, and there is a risk of ruining the regional long-earned, long-lasting peace since the end of the, colonialist history. What's your comments on that? Thank you very much. Well, I cannot imagine what you must be referring to if the reference or the allusion is to the Philippines somehow tearing apart what we have agreed on with in terms of ASEAN centrality. Quite the contrary. I think if you examine more closely the remarks that I just made, I precisely focus on ASEAN centrality, and that the principles that are laid down that are involved in the concept of ASEAN centrality are some things that we must use to guide us. And if we have been distracted in the past years or so, then it's time for us to return and remember once again what ASEAN was created for. And that is to create an aggregation of nations that have very many common interests, and that can be, and that partnerships within that multilateral organization can help each other and help the region. And so the Philippines still remains true to the principles that were established and upon which ASEAN was born. And I think, as I said, that many of these things we no longer speak of today, but we must, because they are as relevant today as they ever were, perhaps even more so, because the global situation is a great deal more complicated than it used to be before. I would even go far as to say there is no such thing as a regional issue any longer. We have all experienced the unexpected effects of the war in Ukraine, of the conflict in the Middle East, and when we talk about the South China Sea, we have to also remember that the South China Sea is the passageway for half of the world trade. And therefore, the peace and stability of the South China Sea and the freedom of navigation of the South China Sea is a world issue.
And that is what I am opposing. I am saying that this is a it is a regional issue, but we must examine and be part of the discussion. We must include all parties in the discussion, because now it is not just ASEAN member states who are stakeholders, and it is quite easy to see that it is in fact the entire world that have become stakeholders in the peace and stability of our region. Water cannon din. Diba? So hindi ho ang water cannon na to ay sa panahon po na ngayong administrasyon nagsimula. Panahon pa niya na kung saan sunod-sunuran siya sa gusto ng China. So ngayon, ang sabi ho ng ating Pangulo, well, I cannot imagine what you must be referring to. Sabi niya, hindi ko maintindihan, no? Hindi ko maubos maisip kung sino ba ang o kung ano ba ang pinatutungkulan mo rito. Now, sabi niya, if the reference or the allusion is to the Philippines somehow during a part that we have agreed in terms of ASEAN centrality, quite the contrary. Well, sabi ng presidente natin, kung ang pinatutungkulan mo, pinatatamaan mo, allusion, indirect, parang indirect attack, ganyan, ay ang Pilipinas na naghahati-hati, nagwawatak-watak sa ASEAN, sabi niya, sa in terms of ASEAN centrality, sabi niya, kabaliktaran yan. Di ba? Alam niyo kasi ito yung naging problema natin eh. Tingnan niyo ha. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, naging sobrang takot niya ho. Sobrang takot o baka naman us dahil sa sobrang laki ng utang na loob sa China. Dahil nga naman syempre na-develop yung Davao City. Maraming mga Chinese investors. Oh. At ang alalay niya, Chinese din, si Bongo. Ba't hindi naiimbestigahan yun? Anyway, going back. Now, yung sagot ni PBBM dito sa isang Chinese Major General na si Zhu Wei, siya po ang presidente ng International College of Defense Studies. Maliwanag ho yung sagot ng ating presidente rito na baliktad. Bagkus nga, tayo pa ho ang inaagawan ng mga Chino. Kung susundin lang naman kasi talaga ang batas, ang bawat provisions ng UNCLOS, hindi po magkakagulo. Di ba? Para saan pa niratipika ito ng China? No. Kinikilala po nila ang UNCLOS. Ang UNCLOS ang nagpo-provide ng 12 nautical miles. Ito yung nagpo-provide ng additional 200 nautical miles exclusive economic zone. Di ba? So, ang China, kung tutuusin, hindi ho dapat nakakarating dyan sa Spratlys. Hindi ho lalo na nakakarating dapat dyan po sa may Baho de Masinloc. So, ang ginagawa naman ngayon ng ating Pangulo, kahit saan siya magpunta, yung nga sinasabi po ni Martin Romualdez recently, that we Filipinos, we must be proud of. Saan? Doon po sa ginagawa ho ng ating presidente na kung saan nga ipinaglalaban niya, ipinagigiitan niya yung ating karapatan. Sabi nga niya, our sovereign and our sovereign rights. Di ba? So dapat po maging proud tayo dyan. Yan ang ini-insist sa atin ni Speaker Martin Romualdez. Sabi nga rito while we are determined to protect our territory, we also recognize the importance of peaceful resolution of disputes. Tama. Kung kapwa lamang po kasi makikinig, kapwa lamang talaga mag-uunawaan, kung kapwa lamang kikilala ng legality, nakoho, hindi ho dapat magkaroon ng ganito. Well, actually, to be honest with you ha, yung gulo na sinasabi nila, the possibility na magkawatak-watak, magkagulo-gulo, well, I believe dito po sa atin sa ASEAN, hindi ho nila ito pababayaan because everybody will get affected worsely. Diba? So, kung ang China naman po ay namumroblema na maapektuhan sila, okay, wala ho tayong pakialam doon. Diba po, tragis, bakit natin iintindihin kung ano ang magiging epekto sa kanila, kung ano mangyayari sa kanila. However, malinaw po sa boses ng ating presidente na yung kanyang
sa speech niya, yung ASEAN centrality, di ba? Doon siya nagpo-focus. Kasi dapat naman ganun talaga eh. Itong mga ASEAN, dapat po tayo ay magtulungan, dapat tayo ay magkampihan. Hmm. Maliwanag naman ang ginagawa ng China. Yung mga bases, yung mga base, yung pundasyon, diba? The basis of their claim. Eh, maliwanag naman. Sinagot na po yan nang lumabas ang ruling noong 2016 ng yung South China Sea. Diba? Arbitral ruling na yan. So, maliwanag na maliwanag doon. Atin ang atin. Ano ang ating karapatan? Dapat yan po'y nire-recognize ng China. Kung talagang gusto talagang tayo ay tinuturing nilang kaibigan at gusto nila maging kaibigan tayo, and then if they're saying that the Philippines plays a major or plays a vital role, alam niyo ho, dyan pa lamang, maliwanag na, dapat po, hindi po tayo ang inaakusahan na nakakapagpasira o nakakabulabog ng ASEAN members. Ito lang din, I would like to address this to our fellow Filipino. Alam niyo ho, kung hindi po tayo magiging proud sa ginawang ito ng ating presidente na dinirecha niya sila, ano ba talaga, ano ang paninindigan ng Pilipinas, di ba? Ano yung mga ginawa ng nakaraang administrasyon. Oh, alam niyo, mga kapatid, bilang isang tunay pong Pilipino, di ba, dapat po matuwa tayo sa ginagawa ng ating presidente BBM na iginigiit po ng tama yung ating karapatan. Hindi po dinadaan sa dahas kahit na nagbabanta ng dahas ang China. Ewan ko lang kung totoo ha. Kasi ang alam ko lamang, ang China nagbabanta, tawag dito, itong sa fishing, itong mag-aaresto na raw sila, yung ganun. Pero yung makikipagyera, wala, hindi naman nila talaga ano yan eh. Hindi nila ho gagawin niya na manggera ng bansa dahil lamang dyan sa West Philippine Sea. They would rather use influence. Di ba? Impluensyahan nila yung mga decision makers natin, takutin yung mga mamamayan. Nang sa ganun eh, pagka merong, alam nyo na, kailangan mag-desisyon mga Pilipino, papanig ba sila kay ganito, papanig ba sa stand ng Pangulo, well, dahil nga po sa matinding agam-agam o nervyos na napulot dito sa mga taong ito, sa mga taksil sa bayan natin, di ba? So, magkakaroon ng problema. Kaya nga, ang mainam po rito, mga kapatid, suportahan po natin. Di ba? Ipagtanggol natin ang ating soberanya, ipagtanggol natin ang ating sovereign rights, ipagtanggol po natin ang ating iisid. Dahil po, tayo naman po ang makikinabang lahat-lahat ng yan. Di ba? Ang nakakainis lang naman kasi ginagawa ng iba eh. Dahil lamang mga pro-Duterte sila, mga Digonians. So anything that President Marcos did sa kanila, those are evil. Ibig sabihin, lahat ng yan ay mali, lahat ng yan ay mga masama. Iginigiit na nga yung karapatan natin, di ba? Hindi nyo pa ma-appreciate. Ano ba ho kayo? Mga tunay ba kayong mga Pilipino? No. Kasi kung tunay kayong Pilipino, mangingimi ho kayo sa inyong mga tawag, sa inyong stand na kahit na mali-mali na ang kahit na obviously kataksila na ang ginagawa ni Digong, 'di ba? Patuloy pa rin ito sa pagiging makachina niya. Ay nako. So, sige ho, maraming salamat sa inyo. Kita-kits po ulit tayo. Right? So, thank you so much. And again, congratulations sa bayan ng Pilipino. Dapat po kasi naman talaga maging proud tayo. Sabi nga po ni Speaker Martin Romualdez, sapagkat ang ating Pangulo, proudly, he presented our stand on the West Philippine Sea issues. Diba? Okay. Thank you.